Okay mga tol, magandang umaga po muli sa inyo at isang mapagpalang araw po. So, panibagong tutorial na naman to. Pero, didiretso na muna tayo ngayon sa pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa paggamit ng radyo. So, ano ba yung mga narinig natin? Pero bago ko umpisaan yun, bilang pasalamat sa mga sumusuporta dito sa channel natin, sa channel ko, shoutout na muna kagad tayo ulit, syempre. Pasalamat natin yung mga subscriber natin. Salamat nga pala kay John Walter Carlet, ayan, at kay Harold Godinez ng Iligan City, yung may request siya na for travel, kung tutusin dapat kanina ko patapos yun. Ang problema, hindi pala nagre-record yung cellphone ko, so uulitin ko na naman. So, sensya na to, susunod, gagawin ko ulit ng panibagong video. Sayang yung travel ko nga kayo ng haba, salita ko ng salita Hindi pala nagre-record. Okay, tuloy natin. Shoutout kay Dave Lawrence Villanueva, at shoutout din kay Jesse TV. At ito, matagal ko ng subscriber, kay Mervin Dollar at kay Ron Romagos ng Lamaw Bataan. Sana shoutout sa'yo, tol. At kay Jack Balaoro, andyan siya sa gilid ko, ayun. Shoutout ko mamaya. At kay Jeff Puerte, ayan, doon naman siya sa kabila. Kanya-kanyang pwesto mga taga rito yung iba rito . So, salamat sa mga supporta, tol. Yun nga, umpisa na natin para hindi na humaba. Oops, pahabol ko pala si Mark Rodel Marsan. Ayan, kababata ako pagdating sa heavy equipment industry. Yan, sabay kami niyan na rigger dati. Actually, hindi kami rigger. Ano kami nun? Tender. Parang saling pusa kami sa construction nun . Tawag ito. Tender o helper kami sa mga crane. Yun, mamaya ko na ikukwento sa inyo ang buong detalya. Shoutout sa iyo, tol. Ingat ka dyan sa abroad. Nasa Saudi yata siya ngayon. Okay mga tol, no? Welcome back po dito sa aking channel. So ngayon nasa operation kami. Habang nag-operate kami, magkukwentuhan muna tayo, no? Pag-usapan natin yung tungkol sa mga paano daw gumamit ng radio sa rigging. So madalas gumagamit nun mga nasa tower crane. Kasi nga yung ganung position ay blind spot. So hindi nakakita ng operator yung kanyang mga rigger. So ano yung parin natin, no? Subukan natin dito kahit wala tayong actual na radyo. Pag-usapan natin yung kung ano yung mga bagay na sinasabi ng mga rigger tulad nung narinig nyo na madalas na 1, 2, 3, ano ba yan, para saan ba yan, yung mga unubira, bulusok, etc. So, medyo mahaba yung tagline, parang ayoko nang gumamit ng tagline kasi nakaka-istorbo Wala, kasi protocol kasi ito . Kumbaga sa nagmomotor, kahit lalabas ka lang sa tapat ng bahay mo, magbabiyahe ka lang, kailangan mo talagang mag-helmet. Di ba? Kasi protocol yan . Kaya malapit ang pupuntahan mo, basta nag-drive ka ng motor, kailangan mo ng helmet. Dito, parang ganun din. Kailangan talaga natin gumamit ng tagline. Kahit labag sa loob natin. Pero mamaya, parang hindi talaga ako satisfied. May mga operator talagang ganun, ayaw gumamit ng tagline. Lalo kung mababa lang naman at saka wala naman akong babanggaan, yung iba ayaw talaga ng tagline. Maliban na lang kung talaga kung mataas, no? At saka kailangan mga erection, ganyan, mga critical. Yan talaga number one, gusto ko talaga may tagline. Pero ito na, ano, na libre naman. Yun nga, syempre, sundin natin yung protocol utos. So, ito nga, nawala na naman ako sa topic. Pag-usapan natin yung senyas-senyas na yan. Ano ba yan, yung mga gumagamit ng radyo na yan? So, ang ibig pong sabihin ng mga narinig yung 1, 2, 3, yun po yung speed nung crane. Parang sa motor o kasi sa mga kotse, mga sasakyan, may tinatawag silang primera, segunda, tercera. Ito naman yung speed. Tulad yan, hoist up. Tatagalogin ko na lang kung ano yung nakasanayan ko. Yung mga Bisaya, pwedeng gumamit ng Bisaya word. Ilocano, pwedeng gumamit ng Ilocano word. Ako dahil Tagalog, ito na lang. Tawag nila dyan ay Bira 1, kumbaga dahan-dahan ba. Parang primera. Bira means pataas, area is pababa. Hindi ko lang alam kung Tagalog yung word na yun, no? Kasi yun ang nakasanayan ko nung natuto ko mag-rigging . O sumenya siya ng bira. Means Bira 1. Matik yan, di naman pwede bira ng dos kaagad . Kasi kakalabog . 1, dahan-dahan, pag libre, 2, 3, sablot. Balik 2, 1, tambay ang bira, gapang kaliwa, ibig sabihin nun, swing na. Kahit anong term ang gamitin nyo, gapang, giling,
Basta may bilang kita kaliwa, matik swing yun. Swing kaliwa, gapang kaliwa, o giling ng kaliwa, kembot ng kaliwa. Bira pa uno. Tambay. Gapang kaliwa. Area kong konti para maabot nila. Area uno dos. Uno, tambay. Kada command lagi may tambay, wag yung birados, tambay. Kailangan babalik ka ulit sa usang nag-umpisa. So, kailangan ko mag-boom down. Nawawala ako sa ano, ha. Boom down, uno, dos. Medyo may problem, medyo mabilis ang boom down ko. Dos, uno na lang babad. Sundutan ko ng dos, konting dos lang. Konting dos lang. Ang babad. Down bira. Kombinasyon to, boom down at saka bira. Down pa, babad ang down ni bira. Down ni bira. Down ni bira. Babad lang down ni. Down bira. Tambay ang down ni. Yeah. Ibig sabihin nun, boom down. Area. Babae. Babad lang ang babae. Tuloy ang pambababae. Okay. Oh, mukhang tutumba. Angat. Kailangan ng kalsuya na ito. Angat. Yun yung mga term na madalas yung naririnig, no? Sa mga nagre-rigging. Mas maganda kung pares kayong Tagalog, kung pares kayong Bisaya, yan, gumagamit sila ng mga kakaibang kakaibang salita na hindi nyo madalas nakikita sa mga dictionary. Yan, minsan gumagamit sila ng mga lumang salita na parang malaplip na pandating. Yung iba parang nagra-rap, yung iba parang nasa peryahan, parang nasa bingguhan. So, maganda ng style. Sabi nila para daw hindi inaantok yung operator. So, medyo iba nila dahil sa kengkoy, may nakakatawa, ganyan. Naubusan ako sasabihin. Okay, petabay nila kasi tutumbay. So, ganda nga po. Pag boom down, ilan naman siya, paulit-ulit lang naman eh. Kaliwa, kanan, boom up, boom down, taas, baba. O, yun lang naman na madali sa inyong manaririnig. Pinaparami lang nila yung term. At, yun nga, kada command, halimbawa galing ka sa tres, wag na wag mong gagawin yung halimbawa area 1 2 3 boom tambay. Abaliktad. Area 1 2 3 tambay. Boom, yun na yun. Galit ang operator doon kasi kakalabog yung ano noon. Kakalabog yung boom. Kailangan talaga babalik ka sa 1 tapos tambay. Swing kaliwa 1 2 balik 1 tambay. Para sa sasakyan din. Habang nalakbo ka, galing ka sa fifth gear, balik ka sa fourth, 3, 2, 1. Huwag ka mo nang basta pipreno kagad kasi simple lang ang abutin mo nun. So parang ganito rin yun. May tendency na mabalian tayo ng boom pag bigla ang kalabog. At yun nga, nakita ko na naman yung tagline. Parang gusto ko nang ipatanggal, mga tol. Naiirita ako tumingin. Imbis na nakapagswing ako ng medyo maganda-ganda, nadidistract ako. Okay, boom up. Aparya. Babad lang ang aparya. Ewan ko lang kung nakikita nyo pa yung ano, no? Yung hook natin. Tambay ang aparya. Giling ng kanan. Babad lang ang giling ng kanan. And the run and the running body. At side on the line up. And finally, giling ng kanan. Yung mga ganong term, mga tol. Masa, tagal na ako di nagre-rigger. Medyo wala akong practice, eh. Taon na namin, siguro, ilang taon ba ako nag-umpisa? 2000 na yan yata ako nag-re-rigger dati. 2009, mga ganun. Shoutout ko nga pala si Mark Rodel Marsan. Yan, yung kasabayan ko noong year 2006 yata. Mga 2006 ba yan, pre? 2007. Nag-umpisa kami mag-rigging, nag-rigger. Actually, di pa talaga kami totoong rigger noon. Ano lang kami? Ano na lang kami noon, mga tawag dito? Tender, kung tawagin. Parang yung kasama ko kanina, yung apprentice natin,
patulong-tulong lang yan. Tender lang talaga kami ng crane. Hindi kami lisensyadong rigger noong time na yun. Doon kami nahasa, doon kami nagpa-practice. Parang labor lang kami noon. So nagkaroon ng tanggalan, awa ng Diyos. Bago kami natanggal, may natutunan kami. So dala-dala namin ngayon. Kaya shoutout kay Marco Del Malsan. Nasa abroad siya ngayon, kung hindi kakamali, Saudi yata. Yan, so walang imposible sa taong may pangarap, no? Wow! Kasi nangarap din talaga kami noon eh. Sabi namin noon, balang araw magiging operator din kami. At yun nga, pinagbigyan tayo ng may kapal. So syempre, isi-share din natin, no? Kung naalala nyo mga tol, sa mga di pa nakakaalam, dati talaga akong sidecar boy o padyak boy. So ako yung talaga yung taong walang pangarap pa nun. Bulak-bulang ako sa eskwelahan. Okay, balik tayo dito. Bira uno! Uno pa ba itong bira? Bumap konti para hindi pumalo kasi nabigat. Tambay ang bumap. Unong bira. Libre, dos, tres. Balik, dos, uno, tambay, gapang kaliwa. Babad lang ang giling. So pag sinabing babad, maintain lang yon, huwag mong bibitawan. Babad lang ang kaliwete, kaliwayan mo pa. Yadto na, yadto pa, kinaliwa. Aria konti, dos. Konti, tapos dos, mali ako rin ha. Uno, tambay ang aria. Gapang na lang ang kaliwa. Alalay na lang ang kaliwete. Tambay kaliwete. Iikutin daw, sumisenyas ng ikot-ikot. So, aria, bumdaw ko muna para mawa ka nila sa dulo. So, pag sa bumdan, medyo mabagal talaga ito. Huwag kayo masyado magmadali kasi alam niyo naman, baka maampas natin yung dulo ng truck pag malakas. Kahit sinong operator, pag umindayog na bandang dulo, yun ang kaibahan ng malapit sa malayo eh. Pag malayo, konting galaw mo lang ng sable, malaki na ang impact nun. Tawag dito. Minsan mayroon pa siyang habulin pag umindayog siya ng dulo-dulo. Kaya kailangan sa bungad pa lang, maintain na natin. Di baling mabagal. Huwag lang sobrang bagal. So practice talaga, practice. Ayan. Nangingin ng down. Down bira pa, down bira. Para siyang may nilalamas na kung ano. Tambay. Para siyang naggagatas ng baka, no? Ano talaga, no? Ganun talaga mga senyaso nun. Boom, down bira. Hindi mo naman kailangan maging guwapo pagdating sa senyas, eh. Ang importante, naiintindihan ka ng operator. Yeah. Ewan ko na kung nakikita niyo yung senyas niya, no? Kasi baka malabo sa camera, di lang ako sure. So, nanghingi ng aria. Alalay lang ang aria, uno lang ang aria, babad aria. Babad lang ng uno, uno babad. Sige lang, tuloy lang, babad lang ang aria ng uno. Malapit na. Ayun, lumapat. Sundutan ng dos. Uno, tambay. So ganun po mga tol, no? Ganun yung mga maririnig niyong gumagamit ng radyo. So baka umaba na naman ang video ko, dito ka naman natatapusin to, no? Sana mga tol, supportahan niyo yung channel natin, no? Sabi nga eh, don't skip ads. Don't skip ads. At yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe naman po. At palike na rin, mapalike na din po. Okay, thank you. Salamat mga tol. Palaro sa magigiting nating steelman, si Paul Balaoro, number one subscriber ko, di nawawala. Yan, lagi nagkukomment yan si Mang Vic, yung ating dakilang electrician. Nagsitago, anak ng baka.